What's up, guys? Here we go again. Ngayon, gagawin natin sa ating video ay magre-reflash tayo sa ating access point na gagamitin sa ating piso Wi-Fi. Okay, so ano itong access point? Sa mga nakakita na, maaaring yung iba nakapag-observe na o may nakita na kayo sa online, sa mga online store about piso Wi-Fi or sa piso Wi-Fi community at hindi pa kayo sure kung ano itong access point. Ang iba naman dyan, alam ko marunong na kayo, mag-comment lang kayo kung ano yung magandang access point na nagamit nyo. Okay, so sa mga nakaraang video natin ay gumamit tayo ng VLAN setup sa ating mga router. Gumamit tayo ng new Wi-Fi at Comfast. Pwede rin tayong mag-setup ng ibang mga VLAN configuration sa mga routers na mayroong VLAN capability. Okay, so ngayon ang gagamitin natin na access point at mostly na ginagamit ko sa aking mga piso Wi-Fi build ay ito pong Comfast EW73 na access point. Okay, so mura lang siya, hindi siya masyadong mahal. Pwedeng-pwedeng nyo siyang gamitin for startup. Kung meron ka namang budget, meron namang mas magandang mga access point, outdoor access point na pwedeng magamit sa ating mga piso Wi-Fi system. Okay, so maraming klaseng mga access point na pwede nating masetup. Ito pong outdoor access point at isang indoor access point na pwede nyong ilagay sa inyong piso Wi-Fi build. Kung outdoor access point, siyempre ilalagay nyo ito sa labas ng bahay nyo, mga 10 feet to 12 feet yung taas. Okay, so sa indoor router naman, dyan nyo lang siya ilalagay sa malapit sa inyong window. So, since meron tayong VLAN setup na ginawa sa ating mga router, pwede kang gumamit ng sabay. Okay, isang outdoor at isang indoor. Okay, ano? So, ganun yung advantage ng VLAN setup. Okay, kung hindi ka naman naka-VLAN setup, ay USB tulan lang yung gagawin mo. O kaya yung mga nabibili mo, makikita natin dito, ito po yung setup ng ating piso Wi-Fi na USB tulan lang yung problema. Kaya nga lang, may disadvantage itong USB tulan sapagkat prone po sa defective o madaling masira itong ating USB tulan setup. That is why much better na mag-setup tayo ng VLAN setup na kagaya nitong ating ginawang piso Wi-Fi. Okay, it's up to you na lang kung ano yung gusto mong gamitin. Okay, but advice ko, mas maganda po gumamit tayo ng VLAN setup sa ating mga piso Wi-Fi. Okay, so ngayon ay i-re-replash natin yung ating Comfast access point to OpenWRT. Okay, so bakit po ako gumagamit ng OpenWRT sa aking Comfast? Okay, maraming mga piso Wi-Fi nagkakaroon ng problema sapagkat bumibitaw pa daw po itong 2.4 GHz ng stock firmware ng Comfast. So, mas maganda kung OpenWRT operating system ang firmware ng inyong router, mas maganda rin OpenWRT yung firmware ng ating outdoor access point. So, para match sila. Okay, sa mga couples dyan, Happy Valentine's Day. Sa mga single, Happy Valentine's Day rin sa inyong lahat. Okay, so simulan na natin yung ating pag-reflash ng ating Comfast EW73 sa OpenWRT. Okay, so unbox muna natin yung ating Comfast EW73. Pag bumili ka, dapat sealed ito. Kung hindi ka, hindi mo makita ang sealed, ibig sabihin, tampered na yung inyong nabiling Comfast na access point. Okay, yan. Sealedyado po yan. Nabili po natin ito sa online shop, sa Shopee. Then, check nyo lang sa link kung gusto nyong bumili ng Comfast EW73. Okay, anong laman ng ating Comfast EW73? Sa natin. Okay. So, makikita natin, meron itong POA adapter. In which, meron itong ditong POA port and then LAN port. So, dapat siguraduhin nyo pong tama yung connection nyo sa inyong Comfast. Okay, so meron din siyang mga kable para sa ating POA. Isang free na LAN cable. Meron din siyang metallic na mga metallic rings na pwede nyo magamit. Pero ako hindi ako gumagamit nito. Gumagamit lang ako ng plastic kasi mas madaling ma-reconnect o ma-disconnect. Ito nahirapan akong ma-disconnect. Kasi parang meron tong ditong tool na pwedeng gamitin upang mabuksan nyo ulit at matanggal yung connection niya sa inyong route, sa inyong access point. Okay, so next na meron tayo
antenna, dalawang antenna na 2.4 GHz. Then meron siyang rubber. Ito po. Okay, then ito na yung ating EW73 na access point. Okay, so yan, bagong-bago. Puting-puti. Nakabluta. Okay, so kabit natin dito sa atas yung ating antenna. Madali lang naman itong ikabit dito sa taas. Okay, dalawa ito. Okay. And then, meron siyang rubber. Ilalagay natin dito sa ating antenna for support. Then, meron din siyang screw at kalimutan ko pangalan, tox upang magamit nyo kung gusto nyo gamitin. Pero hindi ko naman yung nagagamit sapagkat sa taas ko naman ito na-install. Okay, ilagay natin dito yung rubber. Yan. Ganun lang kasimple. And then, dito yung ating antenna. Clockwise, yung pag-lock. Dapat medyo sealed yung ating rubber upang hindi basta-basta mapasok ng tubig. Okay. Ayan. Ganito lang. And then, buksan natin sa baba. Okay, meron itong lock at saka rubber, rubber support. Para sa ating LAN cable. Okay? So, paano natin ito i-connect? Kunin natin yung ating LAN cable. Itong 1 meter. So, kung ilalagay mo ito sa labas, kailangan man nasa 10 meters or 15 yung inyong LAN cable na ikakabit sa inyong Comfast access point. Okay? Pasok dito natin sa baba. Then, kunin natin yung rubber. Makikita natin, meron naman ditong cut. Para ipasok natin itong LAN cable as support. And then, pasok natin. Lagay. O, ganyan lang kasimple. Okay, so dito sa baba ng ating Comfast, makikita natin meron itong LAN port. Diyan natin ikakabit yung ating LAN cable. Okay. Then, makikita natin dito, meron itong ditong reset button. Kailangan natin tumamaya sa pag-reflash ng ating OpenWRT firmware upang mapasok natin yung kanyang recovery mode. Okay? Then, galing dito sa ating Comfast, ikakabit natin itong N-type na ng ating LAN cable papunta dito sa ating POA. Okay? Huwag kakalimutan na, huwag dito sa LAN. Dito natin ilalagay sa POA port. Okay? Tandaan ha, POA port papunta dito sa ating Comfast access point. Okay? And then, sa adapter natin, ito na yung ating ikakabit sa ating outlet na 220 volts. Okay? AC naman tong AC. Kahit anong outlet, saksakan. Huwag lang sa DC. Direct current. Okay. Oh, maikli lang to. So, dapat malapit lang sa inyong outlet yung inyong POA adapter. Okay. Dito naman sa isa, dito mo ikakabit yung ating router or computer sa ating LAN port. Since magre-reflash tayo sa OpenWRT, dito natin i-re-recta yung ating LAN cable from our desktop sa ating system unit papunta dito upang ma-access natin yung kanyang dashboard or anuman. Tabi na natin to. Okay, so anong kailangan natin sa ating pag-reflash ng ating OpenWRT firmware? Kailangan lang natin ng isang maliit na pantusok. Ito isang maliit na screwdriver. And which, meron dito ang reset button. I-hold natin yan mamaya bago natin ikabit yung ating power. Okay? So, check natin kung before tayo mag-reflash, i-check muna natin kung goods itong ating Comfast na nabili. Or kung may damage kaya ito. Okay, so kabit natin yung ating itong LAN cable papunta sa ating desktop. Okay. At tapos, pag nakunik na natin yung ating mga LAN cables, dalawa sa ating POA, sa ating LAN port, then pwede natin ikabit yung ating POA adapter sa ating outlet. Okay, so meron akong naka-prepared dito na outlet. Yun. So, kung goods yung ating
Comfast na nabili ay iilaw ito ng maayos yung mga LED lights, hindi mag-stack sa lahat ng mga lights dyan. Pag mag-stack dyan sa lahat ng ilaw, it's either damage yung kanyang board or kailangan siyang i-reflash. Okay? Paano natin ito ma-access na ating, sa ating dashboard? Check natin sa ating web browser. Tingnan muna natin kung napasok na natin yung kanyang IP address. Since bagong-bago lang, magre-restart yung ating Comfast access point. Kapag nagbiblinking na yung kanyang Wi-Fi at saka yung kanyang LAN port dito, goods na po yung ating Comfast. Okay, check natin kung ano yung default IP address ng ating Comfast. Status, details. Kung bagong-bago sa computer nyo, yan, lagay natin yes. Details natin, 192.168.10.1. Okay, yun yung kanyang IP address. Then, kagaya ng nangyari sa akin dito, automatic siyang magbubukas sa kanyang dashboard, yung kanyang Comfast admin dashboard. Ano kung password nito? Ayan. Ang password is admin. Okay, so dito, pipili ka kung ano yung gagawin mo sa inyong Comfast router. It's here, gawin mo siyang router, gawin mo siyang bridge. Ito po yung bridge, yung dalawang Comfast ay magkoconnect po sila, magsishare. Then ito naman pong EPS access point para dun sa ating piso Wi-Fi kung gusto nyo ganyan ang gamitin nyo. And then repeater, pwede siyang iset na ganyan. Since hindi ko gagamitin itong Comfast na firmware, ay magpapalit tayo sa ating OpenWRT. Okay, simulan na natin. Unplug ulit natin yung ating LAN cable. Unplug natin dito, okay? Tanggalin muna natin itong plastic na to kasi medyo nakakagulo. Okay, so huwag kalimutan ha, kailangan nandyan yan once na i-deploy nyo yung inyong access point. Okay, ano yung gagawin natin? First, kabit natin itong LAN cable pero huwag po natin isasagad. Okay? Huwag po natin isasagad yung para hindi pa siya mag-power on. Okay, so i-hold natin dito yung kanyang reset button. May butas siya na maliit. Okay, check nyo. May butas siya na maliit. And then, hold natin. Then, kabit natin itong LAN cable. Ito yung magbibigay sa kanya ng power mula sa ating PoE adapter. Okay, habang hindi pa halfway lang yung ating connection sa ating LAN cable, i-hold natin yung ating reset button. Okay, hold, then power on. Okay, so ganyan yung trick ha, tandaan. Okay, ulitin natin. Hold, then halfway lang yung ating LAN cable, and then nakahold siya, itulak nyo agad ng full, iilaw, yun na yung ating pag-power on. Ngayon, paano natin mapapasok yung kanyang recovery mode? Okay, para mag-reflash siya, pagkasaksak ng ating LAN cable, once mag-power on, antayin natin mag-blink ng tatlong beses. Okay? Tatlong beses mag-blink yan, pagkatapos, release na natin yung ating reset button. Okay? Ulitin natin. Hold. Idiin nyo. Dapat nakadiin ha. Tandaan, nakadiin. Then, LAN cable. Then, power on. Okay? Then, hintayin mo mag-blink ng tatlong beses. 1, 2, 3, release. Okay. So, kung halimbawa hindi nyo mapasok yung kanyang recovery mode, and then, ulitin nyo lang. Yan, pag mag-flash siya ng, mag-blink-blink na mabilis, ibig sabihin nag-flash na siya. Okay. Gaya ng sinabi ko kanina, kung hindi nyo mapasok ng recovery mode ng maayos, pwede nyo ulitin yan yung recovery mode. Okay. Ganun din yung gagawin nyo kung gusto nyo siyang ibalik sa stock firmware ng Comfast. Okay, so ngayon, na-reset na natin. Bago tayo mag-replash ng kanyang firmware, ay static muna natin yung ating IPv4. Okay, properties, internet protocol, properties, set natin dito 192.168.1.10. Okay, tandaan na 1.1.10 yung kailangan nating ilagay. Okay, so okay. Then okay. Okay. Okay, so ngayon
Buksan natin sa 192.168.1.1. Ayun. So, napasok na natin yung ating recovery mode. So, ano yung mga firmware na kailangan natin gamitin? Okay. So, nakuha ko itong mga firmware galing kay Jopram sa isang vlogger, YouTube vlogger na rin. And then, matagal ko na itong ginagamit. Do, isishare ko na sa inyo kung ano yung kanyang firmware na ginamit. Okay, desktop. Compass OpenWRT. Yan. Okay, so dito sa OpenWRT EW73 Jopram firmware, ito yung ating gagamitin na firmware para sa ating Comfast. Okay, so dito naman sa AWS stock firmware, pwede nyo ibalik kung ayaw nyo ang gamitin yung OpenWRT. Okay, so ito yung gagamitin na OpenWRT EW73 Jopram na bin. Then hanapin natin, desktop. Okay, Comfast. OpenWRT EW73. Okay, yan, once ma-upload nyo na, update na natin yung ating firmware. Ayan. Okay, so antayin lang natin dito yung ating yung ginawang firmware ni Boss Jopram. Okay, so sa mga gustong makakita ng ilang mga tutorials ni Jopram, check nyo lang sa link yung kanyang channel and then maaari kayong matuto. Okay, sa mga gusto rin manood dito sa ating channel, maraming salamat. Ang ating mga tutorials dito ay mga basic lamang para sa mga beginners. At disclaimer lang po, hindi po ako professional na technician. Gumagamit po ako ng mga techniques based on my experience only. Okay, so kung gusto nyo subukan yung aking mga tricks na ginagawa is do it by your own risk. Okay, maraming salamat. Okay, check na natin kung na-replace na natin yung ating firmware sa ating Comfast. Okay, so ngayon, pagkatapos ng ilang mga updating, kailangan natin palitan yung ating IP address, yung ating static IP. Okay, lagay natin dito 123.240. So yung default nito is 192.168.2.123.254. Okay. Yan. Okay. Yes. Okay na. So connected na tayo. Buksan na natin 192.168.123.254. Ayan. So, ayan. Napasok na natin yung ating OpenWRT na build ni, na custom build ni Jopram. Okay. Ang default password dito is admin123. Login. Ayan. So, ito na yung ating OpenWRT na firmware. So, ang ginamit niya dito is OpenWRT 19.07.3 na Comfast CFE55AC na model. So, galing ito sa ibang model. But gumagana po ito dito sa ating Comfast EW73. Ngayon, para maging access point ng custom access point ng ating piso Wi-Fi, papangalan natin yung kanyang wireless na kaparehas doon sa ating piso Wi-Fi na business. Okay, so pupunta tayo dito sa wireless. Ito lang yung kailangan natin gawin dito sa ating OpenWRT firmware. Okay, papalitan natin dito yung default na nilagay ni Jopram. Lagay natin dito ng yan. Oh. For example like that, then sa wireless, no encryption lang, MAC, okay lang yan. Okay, so dito naman sa channel, alagay lang natin dito auto. Pwede nyo yung palitan kung gusto nyo. 20 MHz. Dito naman sa driver, yung kanyang transmit power, pwede nyo natin itong ilagay sa MAX. So, ito yung advantage ng ating OpenWRT dahil pwede siyang maset sa MAX transmit power. Okay, so kaya lang muna natin, driver default, then save. Save and apply. Ayan. Okay na yung ating Comfast EW73. Pwede na nating magamit as access point sa ating piso Wi-Fi build. Para mag-shoutout ulit sa ating mga masusugid na subscriber at mga kaibigan. Okay, shoutout natin yung ating piso Wi-Fi, aking mga piso Wi-Fi kids builder at mga fabricator, si Unad
Durias and Franklin Hershito. Shout out mga masters. Okay guys. And then sunod nating shout out si Manuel Adlawan Jr. And then shout out natin ang Beauty Queen, isa sa mga Beauty Queen ng San Roque Northern Samar. Shaila Morales. Ayan. Okay, ayan yung shout out naman natin sa aking nagbibigay ng aking mga projects minsan sa aking freelance mga artworks, si Ma'am Heidi Cunhijos from Calbayog City. Okay guys. Then yung aking kaklase, shout out kay Ginilyn Bibar. Okay. Dito naman sa aking auntie, shout out kay Auntie Andada Presmari Montances from Gamay Northern Samar. Okay, isa namang sa BSIT from Northern Samar Colleges, si Miss Len Marie Canelias. Okay, shout out sa pinakagwapo San San Roque Northern Samar, ang future konsihal. Shout out Hilario L. Aceboche Kalimti Ayaw sa Mayo nga eleksyon. Okay, shout out din kay sa ating litipongers, Mike, shout out Michael Ri Gabon. What's up guys? And then last, nating shout out ang hunk ng Biri Northern Samar, Jan Ono Hilario. Papa, pwede ko ikaw may hindi ng Valentine's. Okay guys, yun lang shout out natin. Maraming salamat sa mga nag-subscribe. At hindi ka pa nakapag-subscribe, ay mag-subscribe ka na at pakihit na rin ang bell icon upang manotify po kayo sa susunod pa nating mga video. Godspeed.